Sir Jonel, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir Jonel, ang reklamo mo sa amin, si Jolly, kapatid mo. Ang sabi mo, pineperahan niya lang itong si Robert Wood. Ang ibig kong sabihin, sir, ganito. Bakit naman siya nagpakasal na may kasama naman siyang live-in partner naman siya at may tatlo siyang anak? Itong live-in partner niya, tatlong anak, hindi alam na kinasal itong si Jolly. Alam niya, sir. Pumayag sila na ikasal itong si Jolly. Pumayag, sir. Pero meron po akong tanong, kasi hindi po sila kasal, tama? Si Jolly, pati si Eddie. Opo. At pumayag naman si Eddie. Yes, sir. Ano, sir? Yung wala pa yung kano dito sa Pilipinas, sir, si Eddie at saka si Jolly may nagsama yon. Mm-hmm. Pero ngayon, bakit biglang kasalan nila? February 14 pa yung dumating yung kano, tapos kasal agad, hiwalay agad. Ganun lang yon. Ah, so sinasabi mo, hindi pa hiwalay si Eddie kay Jolly, tapos yes, bilang pinakasalan niya si Robert. Ganun ba ang reklamo niyo? Yes, sir. Tapos yung wala pa yung kano dito sa Pilipinas, sir, yung si Jolly, sir, kontak na kontak dito sa amin. Pati yung si Eddie, sir, kumontak kay Mama kasi siya ng cargo nila dito, pinadala dito sa Negros. Tapos pagdating ng kano, sir, nawala lahat, sir. Hindi na kumukontak. Wala na. Ah, so tumigil yung padala ng pera, tama ba, cargo? Hindi, sir, ang ibig kong sabihin, sir. Wala nang communication si Mama at saka si Jolly, sir. Okay, sige. Yung kano. Jolly, magandang hapon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Jolly. Ang reklamo sa amin ngayon ng kapatid mo, meron ka daw kinakasama dito sa Pilipinas, pero ikaw ay kinasal kay Robert Wood. Tama ba yun? Okay po. Ganito po nangyari, sir. Mm-hmm. For all, sa reklamo niya, bakit po sila iimbitahan? How many times nila ako tinakwil bilang anak? Pasalamat na lang po sila is nagpapakaanak ako sila, sinusuportahan po sila. No? Ito, I have to speak in English because Robert was in my side, no? Alam po ni Robert, Robert knows everything was here. Robert asked AD to stay with us because asked AD to have to take care of us everywhere we go, it must be AD would be take care of us. That's all. We don't need to explain anything to them because they already tinakwil na po ako ng ilang beses sa kanila. May pinagawa akong bahay, binigyan ko sila ng pump boat para pang ano, binigyan ko sila ng water pump. Sir, ilang beses na ginawa sa akin yan. Pagkatapos ko sila binigyan ng water pump, inaway nila ako. For 6 months ako nagpapadala ng pera, hindi lang po. Sir, I was been sick here. Wala akong parents. Only support me. Robert for financial and Eddie was staying at my side. Robert, do you know who Eddie Flores is? Yes, I do. And you do know that Jolly has Eddie, children with Eddie Flores. Eddie Flores is the father of the children that Jolly has and takes care of. Now, I knew that Jolly was sick, so I asked Jolly to contact Eddie, mm-hmm. because he's the father of the children, to come and care for the children and care for Jolly because I am not able to get to the country because of this pandemic. I just want to know is that you have full knowledge that Eddie Flores and Jolly May has a relationship together, right? They have a relationship for their son, Liam, but that is it. There is and the two other children, which are to Eddie prior to his relationship with Jolly. Yes. So Jolly cares for those two children also. So Jolly is caring for three children. Okay. By Eddie Flores, yes. And I asked him to care for the kids and to take care of Jolly for me as I was not able to be here and care for her myself. Okay, now that I know that you have full knowledge of Jolly May and Eddie Flores' relationship, I see no problem with you consenting to marrying Jolly because they haven't been married in the first place. That's exactly I am right. Not married, sir. I am not married. In the first place, una pa lang po, sa relationship namin ni Eddie Flores, ang parents ko po tumutol. Una pa lang, mag-shoot pa lang kami ni Eddie, si Junelle Tumanda, si Josephine Tumanda, Giselle Tumanda, sinampuhan nila ng kaso si Eddie Flores ng live slander criminal case and without any reason. Junelle, bakit ayaw mo bang ipakasal si Jolly pati si Robert? Eh, alam naman ni Robert ang pinapasok niya. Alam niya naman na si Eddie Flores at si Jolly May ay may relasyon. Sir, hindi namin, wala kaming binabawal, sir. Kasi matanda na yun siya. Ang sa amin lang po, sir. We have to off the phone, sir, because we have to... Diwalayan mo lang gusto yung isa. Bakit tapos sa mag-desisyon, sir? Junelle, gagawin ko lahat. Ma'am Jolly, wait lang ha. Junelle, ano yung sinabi mo? Na wala kang pinagbabawal pero... Sir,
Sir, ang ano lang po, ang gusto po namin, sir, Makers, sir. Gusto namin po yung pag kinasal siya sa kano, malaman namin, tapos yung pag alis nila, sir, alam namin kung anong mangyari niya doon sa ibang bansa, ma-blame namin yung kano. Pero sa kay ED, sir, hindi kami nagbabawal, sir, na gano'n ang nangyayari, na hindi kami pumayag sa kano na ipakasal siya, sir. Dahil gusto ng mama ko na yung anak niya is safe, sir. Ilang taon na ba si Jolly? Siguro, sir. Mga 29 siguro, sir. Pero hindi na kailangan. Kasi pag 18 to 21 kay kakasal, dun mo lang naman kailangan ng parental consent. Alam ko sa kultura natin, kailangan mong ipaalam sa magulang mo dahil sa kultura. Pero sa batas, paglagpas 21 ka na, sir, bahala ka na sa buhay mo. Hindi mo na, kung magpapakasal ka, sa'yo na yon. Sariling desisyon mo na yon. That's your wisdom. Diba? So, ano pa ba? Ano pa ba ang nireklamo, Jonel? Ang sa amin lang po, sir, yung mga bata niya, sir, saan niya iiwan? Kasi po, umalis siya pagkatapos ng kasal niya, concern naman yung lola niya sa mga anak. Kasi tatlo. Sabi ni Robert Wood, handa siyang alagaan yung mga anak niya kasama kay Eddie Flores. Saan niya iiwan, sir? Sa tatay. Sa tatay? Bibigyan ng pera, pang suporta. Oh, yun lang ang gusto naming marinig, sir, kasi ayaw naming maghirap yung mga kapagmangkin ko at saka apo ni lola. Attorney Gail, do you have anything to... Sige, tanungin siguro natin si Jolly. Tanungin natin si Jolly ngayon kung ano ba ang plano niya. Kasi ang pangamba ata ni na Jonel at saka yung nanay, si Miss Josephine, baka tangayin niya yung mga pamangkin niya, dadalhin sa ibang bansa na hindi man lang nila malalaman. At baka nga naman nasa ibang bansa na, hindi na nila, wala na silang communication, hindi nila makikita yung kanyang mga apo. I think yun yung concern ninyo, ma'am and sir, tama po ba? Okay. Nandiyan pa ba sa linya si Jolly? Pwede nating tanungin diretso. Yes, ma'am. Ganito po, ma'am. Ano po ba ang plano ninyo ni Sir Robert? Ang plano po namin is, ganito, mauuna po kami ni Liam, yung bunso ko pong anak, yung inaanak niya, inaanak mo niya yung bunso ko, mauuna po kami Australia, followed by Jamela, EG, and si AD. So dadalihin niyo po sa Australia yung mga bata? Lahat po kami. Kasama po si AD. Okay. At wala po kayong balak ipagbigay alam tong balak nyo dito kay nila Jonel, pati kay Josephine? Sir, alam naman po, sinabi ko na po yan sa kanila na yun ang plano. Pero sir, I was told you, no? Hindi po kami nagkakaroon ng communication na matagal na communication sa kanila. Kasi if ever matagal yung communication po sa kanila, aawayin po nila ako. Okay. Last time lang nag-away kami because sinabihan akong pok-pok dito sa Maynila. Which is hindi nila alam ang nangyayari sa buhay ko kasi hindi naman po sila kumukontakt sa akin. Kumukontakt lang po sila sa akin pag may pera akong ipadala. And even thank you, no. Ilabas na lang natin dito sa usapan ng pera, no? Kasi ang sabi lang naman sa akin ni Jonel, ang kailangan niya lang daw is yung safety mo, yung safety ng mga anak mo. I don't think so, sir, kung yun ang sasabihin, yun ang concern nila, no? Jolly, teka lang. Alam ko naman na hindi yun talaga, sabihin mo na lang natin, pero let's assume, kasi yun yung sinabi nila sa amin eh, so let's assume that. Mabibigay mo naman yun, di ba? Safe ka naman dyan. Mabibigay ko, masasabi ko kay Jonel na safe ka dyan, safe yung mga anak mo. Kasama pa nga si Eddie pa Australia, tama? Mm-hmm. Oh, Jonel, narinig mo yun? Tama, sir. Pero, Jay, nanon nakahimo mag-extra dyan, sa likoy ka, gitakwil ka ni Mama? Ibang bata, bakit hindi ka totoo? That's a very true, Jonel. Ilang beses di ako tinakwil. Lasok, ang gatas dyan, kasi yung palit si Jan. Imiya, karon imo pag-ipigil. Ilang beses di ako Sir Jonel, pwede po tayo mag-Tagalog para maintindihan po tayo ng mga nanonood po. Kaninang sinabi ni Jonel, hindi naman daw totoo na tinakwil siya ng nanay. Payong hapon, sir. Yes, Josephine. Good afternoon. Sir, hindi totoo yung tinakwil ko yung anak ko, sir. Mm-hmm. Totoo, mahal ko lahat na kong mga anak, mahal ko sila, sir. Hindi ko, wala kong anak tinakwil. Ano po ang problema niyo sa pagsasama ni Jolly pati ni Robert? Kasi tumawag po kayo sa amin, ang sinasabi niyo po, gusto niyong mapigilang perahan ni Jolly si Robert. Tama po. Ito ang nangyari, sir. Yes, totoo yan, sir. Dahil
hanggang ngayon, kalibhin pa rin niya si Robert. Ang gusto ang si Edie. Ang gusto namin, yung isa, hiwalayan mo na yung isa bago pa mag-ano ng ibang relasyon. Edie Flores, magandang hapon. Hello po. Magandang hapon po. Edie, kinakasama mo ba itong si Jolly? Opo, nung ano po, since 2018 po. Hanggang ngayon? Balay ngayon po, nakikita kami kasi para sa mga anak. At saka si, mismo si Robert po, ang nakiusap sa akin, nasamahan ko daw si Jolly para tulungan siya mag-alaga sa mga anak namin. Si Robert mismo kasi nagsabi na, sa'yo na samahan mo si Jolly? Mismo si Jolly may nakiusap sa akin kasi sabi ni Robert, samahan ko daw yung mga bata na alagaan kasi si Jolly may ilang beses siya po na ano na ospital kasi hindi na kaya mag-ano ng bata kasi operada yan sa ano, cesarean yan. Mm. O ngayon, last 2018, nagpunta yan dito, nag-propose na yan si Robert sa kanya. Alam ko na yon kasi wala na kami ni ano noon. Nagsasama, nag-ano na kami ni Jolly, nakikita, nagpupunta ako sa bahay nila kasi para lang sa mga bata. Hindi nyo ba niloloko itong si Robert Wood na kayo talaga ang magkasama? Kinasal lang siya for convenience? Hindi po. Kasi ang ano po dyan, ang ano namin diyan para lang po sa mga bata kasi yun nga ang ano namin dati pa kasi lagi yang inaaway ng mga kapatid niya at saka nanay niya siya po hindi po totoo na hindi siya tinakwil. Ilang beses po kami tinakwil lang nung nagsasama pa kami ni Jay. Sir, okay na tayo dun sa kung tinakwil o hindi ko nakikita yung epekto noon sa pinag-uusapan natin, pero itong tanong ko, hindi ba kayo nagbabalak ni Jolly na dun ipakasal tapos hiwalayan niya si Robert Wood pag nakarating na kayo Australia? Hindi po. Kasi kung niloloko namin, sir, hindi ako papayag na dito yung ikakasal. Doon mismo, doon sila magkakasal sa Australia. Dito mismo ako pumayag na ano. Kasi wala naman kami ng ano, ang ano namin, nag-ano na kami, for good para sa mga bata lang. Attorney Garrett, I think itong arrangement is the primary purpose nga actually is for the children and it's for convenience. Pero ang nakikita ko na problema, pwede nating tanungin ulit si nanay at saka yung kapatid. I think yung fear nila na dadalhin ni Jolly yung anak niya, yung mga anak niya, nakasama si Edie, tapos paano naman sila? Sila yung maiiwan. Baka yun yung kanilang concern nila eh. Natatakot ba kayo na bakit itong si Edie masasama sa Australia at samantalang kayo hindi masasama? Takot ako ma'am dahil gusto nila ni Edie na hot-hotin yung Amerikano. May balak sila. Kunan ng pera. Okay. May balak sila na naghintay nga yung mga kapatid para bigyan sila para uuwi dito sa Negros. Okay. Pero lumalabas na na yung si Robert, yung Australiano po, okay lang naman sa kanya na magbigay ng tulong dun sa mga anak niya, kahit nga dun sa kay Edie, dahil sabi niya siya yung nag-aalaga kay Jolly nung time na nagkasakit at dahil wala siya dyan, okay lang sa kanya. I think okay lang kay Mr. Robert yung ganung arrangement. So kung okay po sa kanya, wala po tayo sa lugar para pigilan yun. Walang problema para sa akin, ma'am. Pero ang problema, o kung anong mangyari niya doon, wala kami ugnayan. Sino maklaim namin? No, hindi namin alam kung sinong dumadala niya doon sa Australia. Eh ma'am, kung sinabi po ba ni Robert at saka ni Jolly, kayo din dadalhin niya sa Australia, magiging okay ba yun sa inyo? Hindi kami papayag, ma'am, kahit mahirap kami. Ayaw namin umalis sa lugar namin dahil mahal namin ang lugar namin. Kahit nandyan sila sa Manila, pinapunta ako doon sa Manila, pero ayaw kong umalis dito sa lugar namin kahit yung bahay namin sira. Okay, so ang gusto niyo lang yung assurance na siguradong safe yung inyong mga apo at yung mga yes, at yung anak niyo. Yes, ma'am. Yan lang ang aming sisiguruhin. Na kahit mapunta sila sa ibang bansa, siguradong safe sila. Walang masamang mangyayari. Yun lang po yung habol ninyo at gusto ninyong ma-assure mula kay Jolly at saka kay Robert. Tama po ba? O anong masasabi natin doon, Jolly? Jolly? Sige, balikan po natin si Jolly at saka si Robert, yung asawa niyo po. Okay, ano pong masasabi niyo? Yun lang naman daw yung concern ng nanay niyo. Ako ma'am, sasabihin ko po,
ayoko naman po makipagplastikan or whatever because kung talagang concerned po nila mga hapon nila, noong panahon po na nagdi-deal-deal ako ng asin dito sa Maynila, they must contact us, di ba? Ganon. Noong panahon na nagkasakit ako, kukontakin nila ako. Pero anong ginawa nila? Yes, kukontakt nila sa akin, pero kawain naman ako. Sinong nagbili ng data? And ma'am, kung talagang mahal po ang mga apo nila, ma'am, hindi po nila papayagan matulog sa isang bahay na sinabi mo. Sana naman, huwag kang magsinungaling dahil masama yung magsinungaling. Sabi ko na sa'yo, ayaw kong sinungaling ako. Pinalaki kita ng maayos, Jai. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ako nag-aano na mag-aano. Pinalaki niyo akong sagad. Sagad, ma, sagad. Alam mo, pinalaki niyo akong sagad, yes. Kasi kahit Jali, teka lang. Pwedeng makasingit muna ako, no? Kasi ako naman, ang gusto kong pigilan dito, dalawang bagay. Isa nga, na yung mga bata ay mawalay ng tuluyan kay Jonelle at Josephine kasi mukhang napamahal sila sa mga anak mo. At pangalawa, ayokong mamaya magsisi kami, hayaan ka naming sumama kay Robert, isama mo si Eddie. At mamaya marinig namin, niloko nyo si Robert Wood. Sir, hindi po ako maniniwala na napamahal sila sa mga bata kasi ever since hindi po nila nakikita yung mga bata. Okay, sige, ilabas natin dun. Bakit kailangan kasama si Eddie Flores sa Australia? Kasi siya po ang mag-aalaga sa amin. As Robert is already old man, no? Mm-hmm. Yun po yung rason. Sabi ni Robert, kailangan lang. Kasi sir, sa totoo lang, no? We're making this for our family. Awang-awa si Robert sa akin noon, nung pinatira nila kami sa Bangin, nagpabinyag ako sa anak ko, pangalawa, no? So with AG, nagpabinyag ako. Asan ang parents ko? Asan ang kapatid ko? Wala. Katabi mo si Robert, right? Di. Yeah. Okay, Robert, before I let you go, this is what I want to know. You do know that Jali May and Eddie Flores had a relationship and they have children. Why are you bringing them to Australia with you? Wouldn't that cause a conflict or wouldn't that make your home situation a bit awkward? Not necessarily. Do you know Australia? Okay. So, do you know Australia? Mm-hmm. Do you know how we work in Australia? No. What I want to know is you know fully well what you're entering into. The thing is, I'm not going to separate Eddie from his children, but I am trying to give them all a better life. Okay. So that's why we are going to Australia. Okay, that's good enough for me, Robert. All I want to know is that you know what you're entering into. One other thing for you while you're there. When they say that there is no contact between us, 2018, Jali rang her parents while I was here and I asked her father first if I had permission to marry his daughter. Mm-hmm. His answer to me was, will you take care of her? I went, of course I will. That's why I'm asking if I can marry her. He said, you have my blessing. Then I spoke to her mother and the same thing was said with the mother. So they both gave our blessing in 2018. And we were going to be married in 2018, but I had forgotten my divorce papers, so that's why we couldn't. Okay. Now, this is the first chance I've had to get back to the country to be able to do this. But now we are married. Okay. Now that I know that you know what you're getting into, Robert, I don't have any problems with your decision. It's yours to make. You know how Australia works better than I do, so I'll let you do what you want to do. Jali? Yes, sir. Alam naman pala ni Robert kung ano ang meron kayo ni Eddie at ginagawa niya daw to lahat para bigyan kayo ng mas mabuting pamilya. Yes po, kasi paulit-ulit pa ako inaahoy ng mga parents ko po. Okay, sige. So, ito lang masasabi ko sa inyo, ma. Kasi paulit-ulit ko na lang kayong pinapatawad, no? Paulit-ulit ko na lang kayong pinapatawad. Sana igalang niyo yung desisyon ko. Ginoo giunsa ka namo nganong nahisgot kag bangin kana sama nang bangin
Di sama ka na mo pasagdi. Sa imong kalisod, sa imong mga bata, niabot ka diri, galduyan ka bata, tubig imong ipakutin. Kinsay gatas imong si. Nanganak siya, mananganak sa Manila, o Paminaw. Please, Paminaw ako. Jonel, Josephine, tayo mag-usap. Kasi every time na nag-usap kayo ni Jolly, nagkakarambo lang kayo. Tayong tatlo, usap tayo. Ano gusto niyo mangyari? Ito, sir. Gusto ko lang marinig, marinig ulit sa kanya. Nang dumating sila sa ano sa bahay namin, walang gatas. Hindi namin siya pinabayaan, sir. Walang pabaya na nagawa ko dahil yung nanganak siya dyan sa Manila, sir. Ako, naglinding nga ako doon sa kapitan namin para makapadala ko, makatulong sa kanya. Bakit naman? Jai, buhay pa yung kapitan. So ano, pwedeng bigyan mo ako ng walang sumbat naman. Ano ba gusto mo mangyari? Ano gusto mo marinig kay Jolly? Ang gusto ko lang marinig sa kanya, sir, huwag naman niya akong itakwil. Dahil kahit hindi siya bumigay sa akin ng isang sentimo, anak ko pa rin siya. Mahal na mahal ko siya. Yan. Dahil okay, good. Nagkaganito ako dahil nag-aalala ako sa kanya, sir. Jolly, pwede bang kausapin mo yung mother mo ngayon? Walang sumbatan, walang kahit ano. Sabihin mo lang na magiging safe ka. Niya. Kung talagang nanay ko siya, bakit pinarating nila dito? Jolly, kasi concerned sila sa'yo. My teacher was calling me. Ano sinasabi ko? Huwag niyo muna akong kausapin ngayon dahil busy ako. Oh. Simple lang to, Jolly. Kailan mo lang sabihin sa kanila na magiging safe ka, matanda ka na, alam mo na decision mo. Yun lang yung gusto marinig ni Jonel. I don't need to. Kasi alam ko naman kahit mamatay pa ako dito sa Maynila, wala namang pakialam yan sa akin Ano ba hinanakit mo, Jolly, sa kanila? Bakit hindi mo na lang masabi sa kanila na magiging safe ka naman kasama si Robert? Yun lang naman gusto nilang marinig. Kasi ganito, sir. Umuwi ako ng probinsya bago lang noong January and February, no? Umuwi ako ng probinsya, no? Nagpagawa ako ng bahay, nagpagawa ako ng ano yung binilang ko sa pambot, no? Plano namin, nitong pagpapakasal namin kay Robert, is sinabi ko naman sa kanila lahat. Bakit nila iabot dito? And sir, kung magaganito sila, bakit kailangan nila ipatulpo? It's not only a month. Hindi pa po umabot ng isang buwan na hindi ko sila nakausap. Dalawang linggo pa lang po, sir, hindi ko sila napadalhan. Bakit gano'n naman? Last Wednesday lang natanggap nila yun. Hindi ba pwedeng kausapin nila ako ng maayos? Tawagan nila ako? Kung hindi nila ako makontak, hindi nila alam ba, sir, na cellphone ko nawawala? May message ko siya in Messenger, sabi ko, ma, Evan reply, wala. Jonel, ano gusto mo marinig? Ikaw naman. Ano gusto mo magawa? Ako, dahilan, sir. Bakit ko sila? Ako po yung dahilan, sir, na pinatulpo ko siya at saka kinumbinsi ko yung mama ko dahil yung kung tinausap na lang po niya kami, sir, na ganun ang mangyari, magpakasal siya sa kano, si sabihan, sabi namin siya ng maayos na paano na si Ide? Paano na si, ano, yung mga anak mo? Ito, ako na sasagot. Ako na, Jonel. Si Eddie, yung mga anak niya, dadali nila sa Australia isa-isa. Okay? Opo. Okay na sa amin yun. Okay naman pala sa inyo, okay Nay. Okay naman pala sa inyo, Jonel. Oh, Jonel, Nay. Narinig niyo po yung anak niyo mismo si Jolly. Yun yung plano. Yung tatlong anak, pati si Eddie, dadalhin sa Australia. Narinig niyo rin po si Mr. Robert Wood, yung asawa niya na Australiano. Sinabi niya na naiintindihan niya yung sitwasyon at gusto niya mabigyan din yung tatlong anak ni Jolly ng magandang kinabukasan. Kaya bibigyan niya ng pagkakataon na pumunta silang lahat sa Australia. Hindi ba natin po, hindi po ba natin pwedeng respetuhin yung decision nila na yon? Okay na, ma'am. Okay. Jonel and Josephine, si Nanay Josephine, no? Hindi naman instantly na bigla silang lilipad mawawala. Oo, yung proseso po ng pagkuha ng mga bata, kakakasal lang ata nila kahapon or ilang araw pa lang. So hindi naman po kagad-agad yon na mabibigyan ng visa yan at mapupunta na sila lahat kagad sa Australia. Sir, siguro, taon yan. Abutin yan. 18 to 24 months. So madami pa po kayong pagkakataon na makilala si Robert kung willing ang parehong parties na kilalanin ng isa't isa. At baka naman sa panahon na yon, magkaayos din kayo ng eventually at para magkaintindihan kayo at wala na yung ganyang iringan sa inyong mga inyong pamilya. Oh, yes,
yan ma'am, yun po yung gusto namin ma'am na makausap namin sa personal yung kano at saka magpasabihan namin ng maayos. Ano lang po, yun lang po ang pake namin ma'am. Si mama ma'am, ako mismo ma'am nagpatulpo ma'am dahil nakaranas po ako na yung bata ma'am walang ama, walang merong ina pero walang ama, masakit naman mahiwalay sa ama ma'am. Yes, sir. Yun lang po, ma'am. Yes, yes. Kaya, si mama, si papa, walang alam dito at ako lang kinumbinsi sila nga. Ganito po yung gawin ko para malaman po ni Jay na masakit talaga ang anak na lumaki na walang ina, walang ama. Yes, okay. Po, sige, sir. Maraming salamat. Okay, yun na. At least natin na namin kung ano ba yung balak nila, Jolly, no, sa inyo. At yun na nga. Kung pwede pa kayo makapag... Sana, pagbalik sana sila dyan, bumisita sila, kausapin nyo personal, edi gawin nila, di ba? Okay, sige. Magandang hapon, Sir Junel. Huwag mo ibababa yung telepono, makikipag-usap yung mga reporter namin. Kung ano yung detalye, baka mamaya pwedeng, di ba? Pwedeng bumisita si Robert, pati si Jolly. Sama rin si Eddie. Sige na. Oh, di ba? Oh, di maayos na. Jolly. Pwede naman ako naman, sir. Ganito, kasi ganito. Last pandemic kasi, di ba, ano, nag-message ako sa inyo. Naipatulbo ko yung mga kapatid ko kasi gusto ko ipakulong. Mm-hmm. Bakit? Yeah, so nag-comment po sila doon sa picture ng anak ko na pok ako rito sa Maynila. Baka naman dala ng emotion lang yun. Sir Jonel at Ma'am Josephine, may nasabi daw po kayo, may na-comment daw po kayo. Wala po akong alam dyan, ma'am. O, hingi tayo ng tawad kung nagkaroon man ano man yung nasabi nyo na ganun siya. Hindi po ko maghihina tawad, sir. Attorney. Attorney Garrett, totoong-totoo, wala akong alam dyan. Totoong-totoo. Okay, ma'am, hindi ko kayo ipipilit mag humingi ng patawad sa mga bagay na hindi nyo naman ginawa. Kung hindi nyo talaga ginawa, edi okay. Jolly, sino ba talaga gumawa nun? Mabubuo po ang kwento po from the parents, mga kapatid, si Giselle, si Riyas. Nabuo rin kay Janice ang nag-message sa akin, which is, yun ang nag-post yung anak ko na kumaharing matulungan sila ni siya ni Rafi Tulpo because she was studying modeling, no? Nag-study po siya ng modeling ano lesson. Tapos doon po mismo sa picture niya po, minessage niya na mukpok po ako. Ha? Huh? Sino nag-message na? Anong account yung ginamit? Yung kapatid ko po. Account ni Jonel ginamit? Janice Acabal. Oh, pero account niya talaga yun. Yes po, account ng anak nila po. Hindi mo na kaya palagpasin yun? Natanggal po sa study lesson niya na yun. Ah, natanggal siya dun sa study niya dahil dun sa comment na yun. Sa comment na mo ako dito para may papakain daw ako kay Eddie, which is not true. Kung makakakain man si Eddie sa pinadala ni Robert, yes po kasi kasama po siya dito sa amin. Sir Jonel, baka naman pwede tayo humingi ng tawad kung hindi naman talaga intentional yung paglagay ng post or kung ano man yung sinabi niyo doon. Ako ma'am, wala po akong alam sa ganyang bagay ma'am. Alam na ni Jay ma'am, wala akong alam-alam ng mga anong sinasabi nila dyan. Ang akin lang po ma'am, nagreklamo po ako tungkol sa buhay niya ngayon ma'am. Ganito, Jolly. Jolly? Sir? Hayaan ka na lang nila. Yun na lang. Yun ang mangyayari. Sir, ako sasabihin ko sa inyo sir. Yung sinasabi nilang pok ko, hindi ko po hayaan. Oo, pursue your case, Jolly. Para mag-file ng case. Jolly, pursue your case. Kung gusto mo, file your case. Cyber libel yun. File mo kung gusto mo i-file. Pero ganito, ginawa na nga namin ang paraan para hindi ka napakialaman ni Jonel, pati ni Josephine. Hindi ka na maobligadong kausapin sila. Kung meron ka pang hinanakit sa kanila, file your case. Go ahead. Wala kaming problema doon. Diba? Cyber libel yun. Insulto yun. Diba? Public malicious imputation of a defect yun. So, that's libel. If you want to, go ahead. Pero para saan? Diba? Lalo mo lang sisirain. Jolly. Ayun na nga po, sir. Ako, sir, ginawa ko lahat. Kahit hindi nila ako kinakausap. Kasi lagi kami nag-aaway niyan, sir. Na pag nagpadala ako ng pera, sabi niyo nga po, hindi natin involved dito ng pera, no? Hindi naman ako makapagpadala kasi, sir, hindi naman ako namumulot ng pera dito sa Maynila. Si Robert naman, hindi naman namumulot ng pera din sa ibang bansa, di ba? Nagatrabaho din naman. So, pag hindi na po kasi ako nakapagpadala, kasi ako po, sir, magkukontakt lang po ako sa kanila pag may ipapadala ako, no? So, pag hindi po ako magkukontakt sa kanila, kasi wala akong ipapadala, ganito po ang ginagawa nila sa akin. Lagi nila ako inaaway. Huwag mo silang papansinin, Jolly. Huwag ka na rin magpadala kung ayaw mo. Yun po yung point. Bakit kailangan umabot sa tulpo? Yes, ma'am. Andito na tayo ngayon. Ano magagawa natin? Jolly.
Siguro, baka pwede tayong mag-usap ng maayos kasama. Kausapin mo yung nanay mo at yung kapatid mo. Kung yun lang na maliit na bagay ang hindi na natin nare-resolve ngayong hapon, kasi sila sinabi nila na tanggap naman na nila, okay, okay lang sa kanila na pumunta ka ng Australia at pinakasalan mo yung asawa mo ngayon, si Mr. Robert, at okay din na dalhin mo yung tatay ng mga anak mo, wala tapos na yung gusot na yon. Kung etong maliit lang na bagay na dahil sa isang comment, baka naman pupwede tayong magkapatawaran na. Kung hindi man ngayon, off-air, baka pwede kayong mag-usap ng maayos. Okay, stop talking so much. Okay. Try natin kasi kanina yung gusot ninyo is hindi pagkakaintindihan, and then na-realize natin na yung kagustuhan mong pumunta sa Australia para sa mga anak mo. Ngayon wala nang pumipigil sa iyo na pumunta sa Australia at i-pursue yung pangarap na yon. Kung magpa-file ka pa ng kaso, ng libel, babalik tayo dun sa back to zero tayo. Gusot na naman. So wala po tayo, hindi na tayo makaka-move on sa conflict natin sa pamilya natin. At paano tayo pupunta ng Australia ng magaan ang loob at tanggap ng buong pamilya kung ganyan babalik na naman tayo? Baka pwede tayong magkaintindihan ng nanay mo at saka si Jonel, magkapatawaran na lang kayo. Try natin. Pwede ba 'yon? Since naman talaga kasi, hindi naman ako inisip na anak eh. Jolly, kung di rin tayo titigil dito, ako na lang titigil dito, no? Ayun na yun. Jonel, okay na? Alam mo na yung balak nila, Jolly, nila Robert, nila Eddie. Kung ano mangyayari sa kanila, yun na yun. Kung magsusumbatan lang tayo dito, hanggang alas 12 tayo ng gabi. So, kay Jonel, Josephine, maraming salamat. Alam nyo na yung balak ng kapatid mo, Jonel, di ba? So, ayun. Okay? Sige, maraming salamat. Jonel, Josephine, Jolly, Robert, and Eddie.